na mensahe buhat sa pinakapuso ng ating Panginoon. Sige po, bawat isa ay tumayo na po. Hallelujah. Ayun na po tayo lahat. Huwag wala pong nakaupo sa upuan hanggang maaaring lahat po tayo nakatayo. Pagtaas po tayo ng ating dalawang kamay patungo ng langit, pumikit po tayo. Hallelujah. Yung po tayo pumikit. Praise God. Sapagkat muli po nating pakalasahin ang malakas na presensya ng Diyos, ang anointed message, full of power na mag-aatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang maraming tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Let your glory fill this place. Let your presence fill. Kausapin niyo po kami ngayon sa oras na ito. Gusto
Gusto po namin paninigapin yung tinig, Panginoon. Hindi po ang tinig ng aming mga isip. Hindi po ang tinig ng Diablo. Hindi po ang tinig ng sino paman. Father, we want to hear your voice. Narinig po namin sa maraming tao. Binubulong sila ng Holy Spirit. Kinakausap sila ng Diyos. Nakakita sila ng vision. Gusto namin maranasan ito sa aming buhay. At gusto namin itong maranasan ng patuloy sa aming mga buhay. Kaya po, Dakilang Ama, ang araw at oras na ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Hindi po kami hihingi na anumang pangangailangan namin dahil alam mo ang lahat ng ito. At sobrang-sobra pa ang binibigay mo. Kunin niyo na po ang lahat ng masasalamat. Ito'y para lamang sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Jesus. Amen. Malakas sa palakpak po. Presensya ng ating Panginoon. Glory to God. Napakaganda ang mensaheng ito na nang ito'y pinahayag sa akin ng Diyos ay halos mapalundag ako sa tuwa. At hinihiling ko na ang bawat sang nandito, nakikinig at nanonood ay pakinggan talaga ito ng gusto at isa puso talaga. Kasi napakaganda talaga nito at halos ako'y mapalundag talaga sa tuwa. At naniniwala ako na kapag ito'y napakinggan mo, mapapalundag ka talaga sa tuwa. Amen. At kung ikaw ay mapapalundag sa tuwa, ay lumundag ka talaga. Sa pamagat pa lang ay mapapalundag ka na sa tuwa. Ano yung napakagandang pamagat? Tingnan natin yung napakagandang pamagat. Don't be sidetracked. But give your best to God continually. Pakisabi, don't be sidetracked. But give your best to God continually or give your best to God continually. Ano sa Tagalog? No? Huwag kang magpapanansin. Pagkus ay patuloy mong ibigay at the best para sa Panginoon. Alam natin kapag binibigay mo ang the best sa Panginoon, ang the best naman ng Diyos ay binibigay din niya sa atin. Amen. Sabi nga nila, we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng tapatan o lampasan ang ating Panginoon. Give and it shall be given unto you. Luke 6:38. No? Good measure, pressed down, shaken together, or running over. Ang sabi nga noon, pag ikaw ay nagbigay, binabalik ng Diyos, sobrang-sobra pa. Siksiglikli, kumaapaw at wala, sumating halagyan. Kaya sa buhay na ito, ano po, at bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang mga naglilingkod sa Diyos, syempre naman ay gusto nating matanggap ng tuloy-tuloy yung the best mula sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Ayaw natin nung minsan na lang tayo nakakatanggap ng the best, gusto natin ay tuloy-tuloy na tayo ay nakakatanggap ng the best. Amen. At kapag tayo po ay nagnasa na magbigay ng the best para sa Panginoon, gusto natin tuloy-tuloy yan, di po ba? Kasi nga, gusto rin natin tuloy-tuloy yung the best ng Diyos ay ibigay sa atin. But let us admit this truth. Lagi po may laban ng buhay. Tama. Lagi may problema, may pagsubok ang aaway. Amen. At kung baka minsan ang ginagamit ng aaway, hindi yung malayo sa iyo, yung nasa tabi mo. Tama. Tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, tayong mga naglilingkod sa Diyos, gusto natin umangat ang ating pamumuhay. Gusto natin ibigay ang the best natin para sa Panginoon. Because we know that as we give our best to God, then the Lord will give His best also for us. Pero amin natin ang katotohanan ito, tingin kayo lahat sa akin, parang isang runner eh. No, talagang naka-ready ka na talaga eh. Ready! Pag-gumo, hindi ka makatakbo. Amen? Nakikinig pa ba kayo? Hindi ka makatakbo. Kasi may humahawak sa paa mo eh. May pumipigil sa paa mo. No? Huwag kang tatakbo. Huwag kang mag-report na ginawa maliligtas. Huwag kang maglinig. Huwag kang mag-full-time. Huwag kang magpapala. Huwag kang mag-evangelize. Huwag kang magbibigay ng malaking para sa Panginoon. Huwag kang mag-prayer. Huwag kang magpapas. Pag para sa Diyos, itigil mo yan. Amen?
may tao pa ho ba rito? At kung magkaminsan, hindi man yung mga humahag sa paa mo, yung mga humahag lang sa harap mo. Amen. Ang dami-dami humahag lang. At sometimes, so many stumbling blocks, no? Na nasa harapan mo. Napakaraming mga things that cause you to stumble. At hindi lang yung magkaminsan, maraming kumakalabit. Dito, inaalis ka sa linya mo. Amen. E tao pa ho ba? Basahin ng pamagat. Lakasan natin. Sabihin mo muna pangalan mo. Lakasan mo. Huwag yung katabi mo, ikaw, mahirap yung katabi. Ikaw muna. Banggitin mo pangalan mo. Don't be sidetracked, but give your best to God continually. Huwag mong sabihin yan sa katabi mo. Sabihin mo yan sa sarili mo. Kasi baka yung katabi mo, may mangyari sa kanya. Pero sa iyo, walang mangyari. Yun ang masalap, yun ang masakit. Sabihin mo yan sa sarili mo. Sabi nga sa mga anak ko, yung ipinapangaral dito, isa kabuhay natin. Huwag natin isipin sila magsasakabuhay. Tayo magsakabuhay dito. Alam nyo nga, ito initing ko, no? Tatanong kayo, bakit marami namang napunta sa kingdom? Bakit marami namang naging leader? Marami namang naging full-time? Marami namang talaga silang dumating sa kingdom? Bakit wala na sila? Hindi naman kasi nagsakabuhay eh. Kasi yung katabi niya, ang gusto niyang magsakabuhay. Pero siya mismo ayaw niyang magsakabuhay. I-resolve mo sa sarili mo, kay magsakabuhay ang nasa tabi mo, kay hindi, ikaw ang nasakabuhay ka. Amen. Amen. Palakpak natin si Lord. Sabi ko nga sa inyo, gusto niyo silang maligtas, ikaw ayaw mong maligtas. Gusto mo silang maging maling Victorian, ikaw ayaw mong maging maling Victorian. Gusto mong maging Victorian ka. Sila gusto mong yumaman, pero ikaw ayaw mong yumaman. Sila gusto mong gumaling, pero ikaw ayaw mong gumaling. Sila gusto mong mapagpala, mabless, mapromote, pero ikaw ayaw mo. Sila gusto mong magkaroon ng sasakyan, pero ikaw ayaw mo. Sila gusto mong magkaroon ng house and land, pero ikaw ayaw mo. Eh dapat, yung hinahangad mo sa para sa kanila, higit sa lahat, hangarin mo sa sarili mo yun. Amen? Amen. Tao pa ako pa rito. Ganun po yun, mga minamahal. Kaya huwag kayong tingin ang tingin. Ay, si ganito, nasaan? Ay, absent na naman si ganito. Pag-uwag pa siya, may hapon siya lang umabsent, ako umabsent. Kahit hindi na sila umatid, papalaman na tayo, pakialam sa kanila. I-follow up natin sila, i-text natin, tawagan natin sila, pero talagang ayaw nila, pahapon sila sa buhay nila. Amen po ba? Kahit pa asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, talagang ayaw nila, di payaan mo sila sa buhay nila. Amen po ba? Sa langit po, may asawa ka ba ron? So, kaya huwag nyo nang guluhin pa si Sister Abon kung talaga sinisikap niya ngayon na maging magpapatapad siya ng madre sa Kingdom of Jesus Fellowship sa Panginoon. Kung hindi na siya magiging madre, maging sorpa siya. At isa naman sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya pamigyan mo ulit ang pangalan mo at sabihin mo, huwag kang papalihi. Sabihin mo sa sarili mo. Ang panggos ay ibigay mo ang the best mo sa Diyos ng tuloy-tuloy. Amen. Palakpakan natin si Lord. Masahin natin ang napakagandang mensahe ng Lord sa 2 Chronicles chapter 20. Glory to God. 2 Chronicles chapter 20. Ito ang sabi rito. Sana yun. Sana yung 2 Chronicles. Andiyan lang yun. Tayo mag-alala, huwag tayong magtago. Huwag tayo manang mainit. Nagtatago lang siya, pero makikita rin natin yan. Maghintay lang tayo ng mga, eto na, ano, maghintay tayo ng isang oras eh. Ayan. Early in the morning, 2 Chronicles chapter 20, beginning verse 1. Bakit nandiyan na tayo sa verse 20 kaagad? Ayan. After this, the Moabites and Ammonites with some of the Midianites from Aram came to make war on Jehoshaphat. Yan. Didigmain nila, gigirahin nila si Jehoshaphat. Hindi lang si Jehoshaphat, of course. Siyempre, yung mga nasasakupan ni Jehoshaphat, yung bansa pinagkakarian ni Jehoshaphat. Ganun yun. Kung gigirahin ng Spratly Island ng Pilipinas, o ay kung gigirahin ng China ang Spratly Island, no, ng Pilipinas, kasama tayo ron.
No? So ang mga Moabites, Ammonites at mga Ammonites na kung tawagin din mga Aramites ay nagsama-sama, nag-ali sila para paragirahin si Jehoshaphat. Ibigin natin ang pagbasa. Zaman came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom. From the other side of the sea, it is already in Hazazon of Tamar, that is in Gedi. Pakisabi, vast army. Paikita natin sa verse 2 na hindi ordinaryo ang gigera sa kanya. Napakaraming sundalo ng mga aaway at lumbang bansa ang nag-aalay to make war against Jehoshaphat and his nation. At ang sabi ng Biblia, vast army, pakisabi, vast army. Ang ibig sabihin niyan, minsan sa buhay natin, hindi lang isang sakit, maraming sakit ang binibigay ng kaaway, tama? Hindi lang problema, kundi maraming problema. Hindi lang pagsubok, maraming pagsubok. Hindi lang laban ng buhay, kumbaga minsan, maraming laban ng buhay, amen. Ibig sabihin, ang diablo ay gumagamit na kung sino-sino at kung ano-ano para tayo labanan, para tayo digmahin. Misal, ginagamit yung kapitbahay mo. Oh. Misal, hindi lang kapitbahay mo, maraming kapitbahay mo. Amen. Pakisabi, vast army. Oh. A vast army is coming against you from Edom, from the other side of the sea. It is already in Hazazon Tamar, that is in Gedi. No? May nagpunta kay Jehoshaphat, no? I-paraphrase natin. Ako, umanda ka na. Napakaraming kalaban ang dumarating. Napakaraming sakit ang dumarating. No? Napakaraming mga maniningil ang dumarating. Napakaraming pagsubok laban ng buhay ang dumarating. Napakaraming kasinungalingan. Napakaraming masasakit na salita. Napakaraming akusasyon. Napakarami. Kagamitan na kung sino-sino, ang asawa mo, anak mo, magulang mo, ang kaibigan mo, ang kung sino-sino, napakarami nila dumarating para atakihin ka. Amen. Ituloy natin ang pagbasa. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord and he proclaimed a fast for all Judah. Ituloy natin ang pagbasa. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Yun. Si Jehoshaphat at ang buong Judah, no, ay nagsama-sama silang lahat ay anong nangyari? Tumakbo kanino? Tumakbo sa Diyos. Tumakbo ka sa Diyos. Pag may problema ka pinansyal, huwag kayong magagaling sa akin, ha? Kasi minsan pag direkta ang salita, akala natin sinasaktan yung damdamin natin. Kaya mas magandang direkta. Minsan, pag nangangailangan tayo ng pinansyal, nag-iisip-isip ka agad tayo eh. Kanino kaya makautang? Makautang kaya kay Bombi? Kisang YG kaya makautang? Pag wala tayong pera, iniisip natin kaagad kung kanino tayo makakautang at kung kanino-kanino kamay kaya agad magagaling ang pera. Mali! Pag wala kang pera, tumakbo ka sa Diyos. Amen! Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, ang una mong puntahan, ang una mong lapitan, ang una mong takbuhan, ang Diyos, at hindi kanya bibiguin. Yan ang palakpak natin. Yung nakakaintindi talaga sa sinabi ko ay pumalakpak ng malakas. At sinigaw na, yes, Lord! Yes, Lord! Mas malakas pa, yes, Lord! Yes, Lord! Pag dumating ang problema, naku, may problema. Naku, may pagsubok. May laban ng buhay. Naku, may sakit. Naku. Kanino kaya? Kanino? Oh, si ate, si kuya, si manang, si manoy, nasaan na? Tumakbo ka kaagad sa Diyos. Come unto me, all you that are weary and heavily laden. Come unto me and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, napapagalan, nabibigat ang luba, at kayo bibigyan pa ng kapahingahan. Rest means victory. Kasi pag wala kang victory, restless ka. But if you have victory, then you have rest. You have peace, you have joy. Amen. Matthew 11:28. No? Sino ang kanilang nilapitan? Sino ang kanilang talagbuhan? Sino ang kanilang sinumbungan? Kay Lord.
makipag-chismisa ka kay Lord. Lord, nasaktan po ako. Grabe. Hindi ko inaasahan yung mga nanay, hindi ko sinabi sa akin. Hindi ko. Unexpected, Lord. Hindi talaga, I am not deserving, I'm not worthy to receive that kind of insults. Makipag-usap ka sa Lord. Amen po ba? No. Sabihin mo lahat sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, Lord, may problema, may pagsubok, may laban ng buhay. Sabihin mo sa Kanya, makipag-usap ka sa Kanya. Amen? Nakakausap ba ang Diyos? Opo, sa amagitan ng ikatlong persona ng Diyos, ang Holy Spirit. Yeah. Sa amagitan ng Holy Spirit, siya ang ating best friend forever. No. I-unfriend mo na yung iba. Huwag lang si Jesus, huwag lang yung Father, huwag lang yung Holy Spirit. No. Ang Diyos ay nakakausap sa amagitan ng Holy Spirit. Misa mas maganda pa nga magsumbong sa Diyos eh, di ba? Kasi yung ang Diyos nakikinig eh. Yung tao minsan na magsusumbangan mo, ayaw makinig eh. Tumigil ka nga. Drama ka lang. Arte ka lang. Di ba? Eh, minsan pa nga, pag lumapit sa tao, hindi ka pa niya maintindihan eh. Pero ang Diyos maintindihan ka niya. Sige. Sabihin mo lahat sa Panginoon, nakikinig siya. Amen. Sa Diyos mo sabihin ha, huwag sa larawan, huwag sa rebulto, huwag sa imahin. No. Ituloy natin ang pagbasa. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard. Tuloy natin ang pagbasa. And said to the Lord, and he answered, O Lord God of our fathers, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand and no one can withstand you. Tuloy natin ang pagbasa. Kapag verse by verse ang ating pinag-aralan, anong tawag doon? Expository sermon. O our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Oh, sino ang friend ni Abraham? Si Lord, ang Diyos. Kaya pwede kang makipagkaibigan sa Diyos eh. Tuloy natin. They have believed in it and have built it a sanctuary for your name, saying, "Oy, tagal na. If calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us." Tuloy natin. But now here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt, so they turned away from them and did not destroy them. Bago natin basahin ang tuloy-tuloy para maunawaan natin, itong tatlong bansang ito, hindi nila sinakop yan eh. Hindi nalaga sinakop talaga. Maraming bansa silang sinakop, pero hindi nila sinakop ang tatlong bansang ito. At ang sabi ni Haring Yehoshaphat, ito pa ang igaganti nila sa amin. Hello? Di ba ang sakit doon? Hindi mo na nga ginawa ng masama? Gagawa ka pa ng masama. Di ba ang sakit nun? At ginawa mo na nga ng mabuti, gagawa ka pa ng masama. Di ba ang sakit nun? Amen! Amen. Sabihin mo, aray! Aray! Hindi ganyan umaray. Aray! Aguy! Hindi ba nga kumakanta pa, aray! Naku! Ang sakit naman ang ginawa mo. Amen! Hindi na nga namin sinasinako. Sa dami ng bansa ang sasakupin, hindi namin sinasinako. Ito pa ang ginanti. Hindi na naman namin ginawan ng masama. Ito pa yung ginanti. Ginawan na nga ng kabutihan. All out na nga ang prayers ko. All out na nga ang fastings ko. All out na nga ang support ko. I'm here day by night for him and for her. And yet, ito pa ang ginaganti. Ang sakit naman nun. Hello? Minsan alam ninyo, nasisisi pa natin ang Diyos eh. Nadadamay patuloy ang Diyos eh. Kasalanan ng asawa mo, sinisisi mo yung Diyos. Lord, bakit ganyan yung asawa ko? Asabihin ng Diyos. Eh, tanungin mo siya. Lord, bakit ganyan yung anak ko, yung magulang ko, yung kapatid ko? Lalayo na lang ako sa Diyos dahil sa asawa ko, mali ang kanyang ginagawa. Eh, yung Diyos pa, tsaka yung asawa mo, isa ba yun? Mali yun. Lord, yung kapitbahay ko, mali ang ginagawa, hindi na ako dati, no? Eh, layo na kapitbahay mo yun. Iba naman si Lord sa kapitbahay mo. Amen. Sino mas pogi? Si Lord o ako?
si Lord, kasi iba-iba ako kay Lord eh. Sino mas matangkad? Si Lord ba ako? Si Lord o. Iba tayo kay Lord, kaya pag may problema, asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, kahit ako may problema sa iyo, huwag mong idamay si Lord. Amen. Pag mo idamay, meron kang problema sa mga kapatiran, pag mo idamay si Lord, iba si Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ituloy natin ang magbasa. At bago natin basahin yan, bago natin basahin yan, alam mo ba, nung silang lahat ay nag-inquire kay Lord, nag-seek sila kay Lord, buong bansa yun, pakisabi, buong bansa. Kasama ron ang mga maliligid na bata, kasama ron ang mga kabataan, kasama ron ang mga matatanda. Kaya kahit bata ka pa, kahit cute ka pa lang, kahit children ka pa lang, oh, at may mga children ba rito? Oh, pag may problema ka, may pagsuko ka, may labang ka ng buhay, takbo ka kay Lord. Kaya yung mga children ministers, yung mga youth ministers, turuan yung mga youth, turuan yung mga children na tumakbo kay Lord. Ano man ang problema, tumakbo kay Lord. Ano man ang pagsubok laban ng buhay, tumakbo kay Lord. Amen. Kahit bata, kahit matanda, kahit na anong edad, walang pinipili, tumakbong lahat kay Lord. Amen. Tuloy natin ang pagbasa. No? Sana. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us an inheritance. Tuloy natin ang pagbasa. Oh, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Ano ang ibig sabihin niyan? Lord, wala po kaming kakayanan para harapin ang kalaban. Inaamin niya ang sarili niya. Umaamin niya sarili niya. Alam niyo ang pag-aamin sa sarili? Ang pag-aamin, that is humility. No? Lord, hindi ko kaya ang laban. Hindi ko kaya magbalidiktora, hindi ko kaya magtakwan. Lord, hindi ko po kaya gumraduate, hindi ko po kaya makapagbayad ng tuition fee, etc., etc. Lord, hindi ko alam kung saan ko dadamputin ang kagalingan ng Himala. Lord, wala po kung talagang alam na paraan. Ito ang sinasabi ni Jehoshaphat, ni King Jehoshaphat, for we have no power to face this vast army that is attacking us. Pero, no, ang kanyang sinabi is part of humility, bahagi ng humility, na punong-puno ng pagtitiwala. Ano ang sabi niya? We do not know what to do. Hindi namin alam ang aming gagawin. But our eyes are upon you. Pero ang aming paningin ay nasa iyo. Eh? Anong sabi ng Hebrews 12:2? Look unto Jesus, the finisher and perfecter of our faith. The finisher and author of our faith. Lord, ayun po yung mga maniningin ng aming utang. Hindi ko alam ang aking gagawin. Pero ako po'y nakatingin sa iyo. Lord, exam na po! Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ako titingin sa classmate ko. O mga modi ko ako. But my eyes are on you. Amen! Tinuturuan tayo ng 2 Chronicles! Amen! Na sa gitna ng maraming problema, pagsubok, laban ang buhay, ang mata mo ay nakatingin kay Jesus! Pag bumaalisin ang paningin mo kay Jesus, just look unto Jesus in the midst of the trials. Pag mong aalisin ang paningin mo kay Jesus, ano mang problema, ano mang pagsubok laban ng buhay, tingin lagi kay Jesus. Kaya pag naglalakad ka, lagi kang nakatingala. Uy, ano nangyayari sa'yo? Nakatingin kasi ako kay Jesus. Amen! Lagi ako nakatingin kay Jesus. Maraming side-racking ang kaaway. Pero ang sabi ng Biblia, tumingin lagi kay Jesus. Meron ang matututunan kay Haring Jehoshaphat. Madali lang gumawa ng sermon para sa gustong maging mga ngaral eh. Tingnan mo yung mga magagandang katangian ng mga tao sa Biblia, pwede mo nang ipangaral sa iyong sermon, sa iyong mga Bible study. Pwede mo nang ituro yan. Mamagatan mo na ang tularan natin si Jehoshaphat. Na sa gitna ng malaking problema, pagsubok laban ng buhay, inamin niya na hindi niya kaya ang laban. Pero ang
paningin niya ay hindi niya inalis sa Diyos! Alam mo ba kung bakit si Pedro unti-unti lumubog sa New Testament? Inalis na niya yung paningin niya kay Jesus eh. Tingin kayo sa akin, pag nakatingin ka kay Jesus, tuloy-tuloy ka. Pero pag tumitingin ka sa mga problema, makapagsubok laban ng buhay, bumabagsak ka, lumulubog ka. Kaya lagi kang manatiling nakatingin kay Jesus. Pag mo sabihin sa asawa mo, kalakasan kita. Hindi, kalakasan mo si Jesus. Kasi pag yung asawa mo, tinoyo, sinuka, binawang at sinibuyas, patay ka. Nangit, nangiti ka. Kaya ang kalakasan mo dapat ay si Jesus. Amen. Huwag mong gawing kalakasan yung kasintahan mo. O ang sino mo, kahit ako, salamat na nagiging kalakasan mo ako, pero huwag mo akong gawing kalakasan. Baka minsan makita mo ako na medyo down din. No? Mag-post ako sa Facebook na moody ako ngayon. Patay ka. Baka mahawa ka. Amen. Pero hindi ako nag-post sa Facebook ng gano'n. Siya yun. Ituloy natin ang pagbasa. Verse 13. All the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Yan ang sinasabi ko sa inyo. All the men. Lahat ng lalaki. Lahat ng mga babae. Lahat ng mga bata. Pati malilit na mga bata. Sama-sama sila lumapit kay Lord. Sama-sama lumapit kay Lord. Lahat ng, alam mo kung bakit may children ministry? Para ilapit sila kay Lord. Bakit may youth? Ilapit sila kay Lord. Bakit may adult ministry? Ilapit kay Lord. Lahat ng tao ilapit kay Lord. Amen po ba? Halimbawa, sumugod yung China. Ang magagawa ni Pinoy eh, Panginoon, kung amin titingnan, napakalaking bansa ang China at napakaliit namin. At hindi namin talaga sila kakayanin. Napakarami pang government officials corrupt. Maraming general ang nag-retire. May mga pabaon samantalang yung mga armory, mga kagamitan ng AFE ay mga bulok-bulok. Alam mo, nakakaawa, no? Yung isang barko na nagbabantay sa Sprat Island, bulokpak. Nakakaawa ang Pilipinas talaga. Grabe. Kinukurap na kung sino-sino. May tao pa ho ba rito? At sila nga pong lahat ay tumayo sa harapan ng Diyos. Tuloy natin ang pagbasa. Then the Spirit of the Lord came upon Jezehel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mataniah, a Levite, and the son of Asaph, as he stood in the assembly. Tuloy natin ang pagbasa. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." Ang ganda! Habang sila nagkakatipon-tipon at tumatayo sa harapan ng Diyos, alam mo, may nagsalita, may nagsabi, no? Haring Jehoshaphat at lahat ng mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem, huwag kayong matatakot, huwag kayong kakabahan, huwag kayong manlulumo, no? Huwag kayong atas kayong susuko, huwag manghina ang inyong mga loob. Totoo! Napakalaki ng labang inyong kinakaharap. Pero ang labang iyan ay hindi nyo laban! Laban ng Diyos! Amen! Laban ng Diyos! Anong laban ang kinakaharap mo ngayon at kakaharapin mo pa? Ilagay mo ng malalim sa puso mo, sa isip mo, itala mo sa kwaderno mo. Hindi ko to laban! Laban to ng Diyos! Kaya minsan magagalit ka sa akin. Pag hindi mo ako naintindihan, hindi mo ako naunawaan, puro ang problema sa asawa mo, puro ang problema sa anak mo, manugang mo, balaki mo, hipak mo. Eh, tumigil ka! Pagpatuloy
patuloy ka sa Diyos sapagkat hindi mo laban yan, laban ng Diyos yan. Magagandang pangarap mo sa buhay na ito. Paano ba patuloy mo na ibibigay ang the best mo sa Panginoon? Ilagay mo ng malalim sa puso at isip mo. Itala mo sa